So, good morning mga Jars! Welcome back sa aking YouTube channel. At kung bago lang po kayo dito sa aking channel, ako po ang inyong kajangers na si Erin. At welcome po dito sa Kajangers Vlog, ang historian ng Jangers Japonet dito sa Pilipinas. What's up mga kajangers? Yeah! And today's video mga guys, no? So magandang umaga po sa inyo. Ang oras na ay 9:05 na ng umaga at araw ng Linggo, December 11 mga kajangers, no? Welcome back ako. So ilang araw din tayo hindi ulit nakapag-upload dahil sa sitwasyon ng ating jangshop. So lumalala na ang aming sitwasyon, no? So gipit na gipit na kami mga kajangers. So yun, no? December pa naman, gipit na kami, wala pa rin tamang puhunan para sa amin. So ngayon, dito ako kay Barag Sunday ngayon kasi kagahapon nag-joyride ako maghapon. So, hindi naman pwede video rin sa inyo palagi mag-joyride kasi hindi naman yun ang pinuntahan nyo dito sa channel ko. So, yun, no? So, balik ka rin ko lang yung camera para makita nyo ano yung activity namin ni Barag ngayon. So, tara, let's go! So, ito ngayon mga ka-junkers. So, yan, nakita nyo. Nakarga namin ni Barag yung mga onting mga bakal na nahakot namin ng mga nakarang araw sa mga squatter. Subdivision. So konti lang naman to, mga 300 kilos lang siguro itong may ipon namin mga kajangers, no? So doon pa si Barag, iniipon niya yung mga halakal na pwede namin madala. So yun. So yan mga kajangers, no? Konti lang yan. Nagsisimot lang kami kasi talagang kapos na kami mga kajangers, no? So yun. Itong halakal na yung to, mga halakal na itong dadalhin natin mga kajangers, no? Okay. Chairman ko na lang to i-deliver mga kajangers. So ngayon kasi hirap din daw sa apunan si chairman kaya hindi nila tayo mapa-cash advance. So yun, ganun talaga buhay. Hindi na, kasi nga sa sitwasyon namin hindi kami makapagbuksan. No? So sana may mga tumulong pero ngayon December kasi hindi pa siguro maasikaso pero basta may ginawa lang kami yung paraan. No? So antay na lang natin yung reply, yung comply. No? So ngayon, didiretso kami kay chairman ngayon, Sunday, tapos mamaya pagdas ko rito, mag-joyride ako. Tapos mamaya pag-usapan natin kung anong pa talaga yung nangyayari sa presyo ng mga kalakal ngayon, lalo na yung karton ngayon. No? So pag-usapan natin yan mamaya, no? Kung ano yung mga nangyayari sa mga presyo ng mga kalakal sa mga scrap, sa mga junk shop. No? So yun, so mayroong mga naapektuhan o wala. At tulad ko, apektado ako dahil wala na kaming puno. Tapos ganito pa. Pero kung bukas na yung junk shop ko, wala, ayang. Kung bukas lang to, kaya agad bumangon mga kajangers. Pwede lang ka pamili-mili ng paunti-kunti. Kaso lang may mga tao talagang balasubas, no? Napakan na gusto ko pala nilang ibaon ka pa sa hukay. May mga tao rin mga sa paligid ko. Mga abnormal, ha? So yun, update ko lang ulit kay mamaya, no? Baka mamaya mag-update din tayo mga price sa mga nangyayari nga sa mga presyo natin ngayon sa junk shop. So yun, so tara, pangin nyo lang ulit mamaya. Let's go! So good afternoon mga kajangers, ang oras na ay 3:15 na ng hapon mga kajangers at ibang araw na to, December 12 mga kajangers, no? So ngayon lang ulit natin na pagpatuloy. So kasi kagahapon medyo laging busy tayo at problemado, no? So ngayon, medyo okay-okay na. So ngayon mga kajangers, nakita nyo na wala akong sombrero. So sobrang puti na ng buhok ko mga kajangers. Kaya ako nang sombrero. Hindi tayo makapagpakulay. So magpapakulay din tayo mga kajangers. Kaya uso ngayon yan. Uso? George, ano daw? George Baloni. George Clooney. So yun mga kajangers. So nandito tayo sa isang condominium sa mga dati ko pa mga video na ipipicture ko lang sa inyo itong condominium na to. So itong video to para hindi masayang yung panonood, pag-usapan na rin natin yung mga presyo ngayon kung ano nangyayari. Tsaka siyempre pag-usapan na rin natin kung magkano yung akutan dito sa mga ganitong condominium mga kajans sa baba ng mga presyo. Tawag ka ng tawag, nagbablog eh. Para itong ano eh. So yun, no? Si Mrs. Daldal ng daldal eh. So yun, so mamaya dito sa video nito, share natin sa inyo para matuto, mapag-aralan ninyo kung magkano kung ano ba, paano ba ang paghahakutan dito sa mga ganitong condominium. Tsaka huwag kayong matatakot sa paghahakutan ganito.
kayo matatakot kung may pambayad kayo, di ba? Matakot kayo, wala kayo pambayad. So yun, no? Ganda dito, kaso maambon. So babanatan muna namin ni Barag yung plastic dito. Para bukas, kakarga na lang namin, no? Titimbangin. Pag tumila yung ulan, ayun, kirain naman namin yung karton. Para may pang bawi tayo. So, share ko sa inyo dito kung magkano yung hakutan. Magkano hakutan para yung mga bago lang dyan nagsisimula, yung mga nagsisimula na, para meron kayong guide o kung may magpapakot sa inyong mga condominium. Ang technique lang naman dito mga ka-jans, kayo ang masusunod, no? Ayun, bigyan ko lang yung guide ko paano magkano hakutan dito, magkano presyo. So ayun, no? Bigyan ko lang ulit kayo mga so ayun mga ka-jans, no? So pag nagkakot kayo sa mga ganito, kailangan may dalaking jumbo kasi yung mga plastic nila tulad nung ginagawa ni Barag, mga naka paper bag plastic bag na itim, no? So yan, katulad ni Mrs. yan, tumatulong na siya. So, sa mga PET, kailangan kasi bubukos saka yung sibak kasi minsan naaluan na malutong. So dito naman sa PET, mga ka-jumpers, kailangan pipilian. Okay lang mahalo-halo yung mga bluish, okay lang naman yan. Matatanggalin nyo lang dito mga ka-jumpers, yung mga ganito, mga PVC, yun, nakuha ni Mrs. Lalagyan nyo lang sa isang lalagyan kasi papadala rin niya sa inyo. Ito yung mga reject mga ka-jumpers. Yan. Ito yung medyo marumi ng ano, ewan ko lang, marumi na soft drinks yung mga printed mga ka-jungers. Yan o, mga printed siya, no? So yan, ang nire-rejigin nyo dyan pag nagkakot kayo sa mga ganito. So yan, naka-jumbo yan mga ka-jungers. Oo, so yan mga ka-jungers, tatanggalin nyo yan. Kasi ito matrabaho yan. Kaya tumulong na si Mrs. So mga ganito okay pa naman. Pero reject yan eh, pero makakalusot yan doon. Ayan, ganyan lang, jajumpoin lang muna lahat, no? So update ko lang ulit kayo mga. So dito rin sa sibak mga ka-jungers, no? Ayan, nilabas na nila. Tatransfer ni Balag yan doon sa jumbo. Ayan, puro sibak. Ito lang, puro PET. Ayan, segregate nyo na agad dito para pagdating sa junk shop, pwede ng balatan to. Nakasalang na agad sa babalatan ninyo. Okay pa yan. Sige, basta may itim, tsaka medyo maputi. Yan, update ko lang kayo mamaya. Guys, na-update ko lang kayo. So, yan yung nakot nating karton. So, marami pa. Mga ka-jungers, marami pa. Itimbang pa sila Barag, mga ka-jungers. So, yan, yung mga kinamada na natin yan, mga ka-jungers. No? So, yan, mga ka-jungers, yung mga hinahakot sa mga ganitong condominium, karamihan, ganyan. So, sa mga bago lang nagsisimula, so, yan, huwag kayong matakot na tumanggap ng customer, lalo kayo magpipick up. So, yan. So, update ko na ulit kayo mamaya, mga ka-jungers, no? Kasi habol kami, alas 4 na. So, yun mga ka-jungers. So, yun na nga, no, mga ka-jungers, at 5:28 na lang hapon. At nandito na tayo sa shop. At rating lang natin, nandito na tayo sa shop natin. At yun yung hakot natin, mga ka-jungers. So, yun yung hakot natin, no? Hinakot natin yan doon sa isang condominium. So, mamaya mga ka-jungers, ayusin ko lang. So, yun, ayusin. Mamaya, share ko sa inyo kung paano magpresyo, paano nga ba ang bilihan sa mga condominium, no, at saan man na hakutan, no? So yun, dito lang ulit kayo mamaya. So para, let's go. At muli mga ka-jungers, ako ay nagbabalik dahil ang oras na ay 6:38 na ng gabi mga ka-jungers. So dito nga sa video nito, pag-usapan natin yung mga kalakal na nagbababaan. So share ko sa inyo yan sa aking opinion, no? So yung tsaka yung paano mga mamili doon sa mga condominium na gustong magpahakot sa inyo. So, simulan muna natin sa mga kalakal na nagbababaan. So actually man mga ka-jungers, halos lahat naman nagbababaan pero hindi lahat. Pero hindi naman ganun kababa. So ang pinakamababa lang talaga mga ka-jungers ngayon ay yung presyo ng karton. So yung dinadalang kong presyo ng mga rektaan, tatlo dinadalang ko mga ka-jungers. Yung sasamahan namin, ang presyo doon 440. Sa dinadalang ko rito kanina, nagtanong ako kasi ilang araw din ako hindi nakapag-deliver at hindi na kami nakapag-akot. So ang sa nirektaan ko dito, 5 pesos pa raw. So kasi nung doon sa sama na, tas dito pa sa isa pang dinadala namin, 470 yung karton. So lagpak na lagpak yung karton ngayon. No? So yung karton lang naman ang talagang bumaba ng gusto. No? So yun. O karton lang naman sa mga bakal pa 50 centimos lang naman ang pagbaba dyan. Tsaka yung mga lata rin bumaba rin ng 2 piso kasi yung mga lata nasa 12 na lang mga ka-jungers ngayon. So yun, karton ang pinaka lumagpak na presyo kasi nagulo kami bakit
dalawang piso na lang namin kukunin sa mga hakutan namin. So nung nagtanong ako kanina, maayos pa naman. So naibigan na namin, dalawang piso ngayong hakutan namin. Oh. So yung pag-usapan naman natin mga adyans yung paano kayo kung mayroon may magpapakot sa inyo sa mga kondo kaya sa division, paano ang bilihan. O simulan natin sa mga appliances. Kunyari may mga appliances, mga oven, mga ganon, mga oven. Yung mga oven, mga ventilador, mga ceiling fan, wall fan, desk fan. So yung mga electronics na ganyan, kunin nyo lang yan mga kadyanger sa presyo ng tapalodo. No, timbangin nyo lang. No, wag lang yung malutong. Tapos yung mga electronics naman na katulad ng mga pang unat ng buhok, mga pang ano, sa malutong nyo lang yan kunin. Yung mga blower, pang plancha, yung mga ganyan, kunin nyo lang yan sa malutong na presyo. So ang bilihan ko lang presyo ng bilihan ko ng malutong kasi dito sa mga ganon, piso lang. Kung may hindi man mabili, di masama loob mo kasi piso nga lang puunan mo. No, may hahatak naman yan eh. No? So yung mga appliances, yung mga bagay na di kuryente, kunin nyo lang yan sa presyong tapalodo, mga kadyan. Lalo ng mga oven, no? Yun, mga kadyan. No? So pagdating naman sa mga bote, basta yung bote na puti, tsaka yung bote na itim, paghihiwalay nyo lang ng sako sa kanila, huwag nyo bibili ng perperaso yan sa mga condominium, sa mga subdivision. Kunin nyo lang yan sa presyong bubog. Basta yung kukunin nyo lang, boteng puti lang mga kadyans, no? Local man yan o stateside na bote imported. So ganoon lang pag bibili ninyo. So kunin nyo lang yan sa halaga 50 centimos. So kung medyo makakaluwag kayo, kunin yung piso. Basta tingin nyo lang lamang yung nabibiling lokal na bote. So pagdating naman sa plastic, kailangan talaga may dala kayong jumbo na pagsasalina ng mga plastic na manggagaling sa kanila. Kasi pag hindi nyo pinili yon, pinilian yon, hindi nyo itinransfer sa isang jumbo, mapapalusotan kayo ng malutong. Katulad ng mga plato na mababasag, na nahahati, no? Parang siyang malutong. Pero nahaluan ng malutong yan, yung mga sibak. No? So yung katulad kanina, yung mga nakutan natin kanina, dati kasi pag nakutan namin yon, hindi namin sinasako, inaano lang, kinakarga lang, timbang, karga, timbang. So yun, napansin ko yun nung ako nang umakot doon, nawala na yung driver namin. Pinalipat ko yun, nakita ko yung diferensya na ang dami nilang inahalo na malutong doon sa sibak. So kaya yun, mga ilang taon na rin, yun ang nga ginagawa namin, pinipilian ko na yung sibak. Kailangan pag tinransfer doon sa jumbo, makikita mo na yung mga malutong, may hiwalay mo na kasi napakataas ng punan sa sibak eh. Katulad nyo yun, bilihan ko na lang ng sibak ngayon, 13, no? So mataas pa rin ang punan na yan. So, sa PET naman, yun nga, yung napanood nyo nga kanina, kailangan lang talaga, pipilian nyo rin yan kasi katulad nung, kung hindi nyo kasi itatransfer yan sa dalan yung jumbo, lulusutan kayo dyan ng may laman tubig. May laman tubig, lamang yung kulay green, lamang yung kulay blue. So yun, mas ma-estimate mo siya. Tsaka makikita niyo yung mga boteng PVC na hindi papasok sa PET. Yun, mga kajangkers. So sa karamihan naman ang inakutan din dyan sa mga kondo o kaya subdivision, karton. So tulad nga ngayon, yung karton, na-apektuhan din sila sa pagbaba ng karton. So yun, ang akot nga namin doon, 2 piso. So okay pa naman sa kanila. Basta tama lang yung pakikipag-usap. No? So yun, mga kajan, sa mga bakal naman, konti lang naman nakukuha sa mga bakal dyan. So yung mga aircon din, so sa mga aircon, per piece nyo lang din yung kunin, depende na lang sa inyo. Tsaka huwag kayong kakabang pag mamumunan kayo sa mga subdivision, no? Lalo na kung may pwesto ka naman, huwag kayong matatakot na mamili sa mga ganun. Tsaka kailangan kayo masusunod dun. Kung ayaw nila ibigay, di okay lang, di ba? Basta kayo, mamimili lang kayo. Tatanungin naman nila yan kung ano yung mga binibili nyo eh, no? So yun mga kajangers lang, so, tatandaan nyo lang, pag nagkakot kayo sa mga ganon, kailangan ipagdala lang kayo ng palagi ng jumbo. Kasi para ma-segregate nyo ng maayos doon pa lang, para pagdating ng mga kalakad sa junk shop ninyo, may kakamada nyo ng maayos doon sa inyong pasilidad. No? So yun mga kajangers, no? Sana may natutunan kayo sa aking mga pinagsasabi. So yun, so, huwag kayong matakot mamili sa mga subdivision, mga magpapahakot. Tertinin nyo sila mga kadyangas dahil bukod sa may pwesto ka, maganda rin yung kitaan sa pag-aakot, no? So yun mga kadyangas, no? So hanggang dito na lang muna mga kadyangas, at kita kita na lang tayo susunod, at pagpasensya nyo na di tayo makapag-upload ng sunod-sunod mga kadyangas, no? Dahil nga sa sitwasyon ng ating junk shop,
Pero okay lang yan, lilipas din yan. So hanggang dito na lang muna. Kung nagustuhan nyo naman ang video nito, pakilike naman. At syempre, kung di pa kayo nakapag-subscribe din sa aking channel, click na yung subscribe button at yung notification bell para ma-update po kayo sa mga bagong i-upload ko pang mga video. So hanggang dito na lang. Inyong kajangas na si Erwin. Kita-kita tayo sa susunod. See you on my next vlog. Bye-bye muna mga kajangas. So tara, let's go! Thanks for watching mga kajangas. Yeah.